up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang batang makulit. Pero ang batang makulit din po natin siya kasama ngayon dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng batang makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, for today's vlog mga daddies, pag-uusapan natin yung ayuda na 1,000 pesos up to 4,000 pesos para sa mga lugar na nasa ECQ ngayon. So yun, umpisa na natin. So ayun na nga mga daddies, dahil sa pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, lalo na sa NCR, kaya muling ibinalik sa ECQ ang NCR at tinawag itong NCR Plus Bubble. Nagsimula ito noong March 29 at na-extend hanggang April 11, 2021. At hindi pa natin alam kung mai-extend pa ba siya ulit. Kaya nga ang gobyerno ay naglabas ulit ng assistance para sa lugar na nasa ilalim ng ECQ na worth 23 billion pesos na ipapamahagi. Pero ipinaubaya sa mga LGU ang desisyon kung cash ba o in-kind nila ito ipapamahagi. Kahapon, April 6, ilang LGU na ang nakapag-desisyon na cash assistance na ang pamamahagi. Ayon din sa DILG, ang ibang LGU ay nakapag-decide na din na cash assistance na lang din. So, kahapon nga din, April 6, nagsimula ng mamahagi ang ibang mga LGU. At ngayong araw ay ito naman yung mga lugar na magsisimula na din na mamahagi. So ayan mga daddies, yan yung schedule ng pamamahagi ng ayuda para ngayong araw. So naka-schedule dyan yung Paranaque, Caloocan at Taguig. Pero magdidepende pa rin yan mga daddies sa LGU ninyo. Then sa April 8, Huwebes, Mandaluyong, Valenzuela at iba pang lugar sa NCR bubble. So may mga nakatanggap na pero still meron pa ding mga waiting. So magkano nga ba matatanggap na cash assistance mula sa LGU? 1,000 per head siya mga daddies o 4,000 kada pamilya. Then sino-sino ang makakatanggap? Nakadepende ito sa listahan ng beneficiaries ng SAP 1 at SAP 2. Then yung mga naging waitlisted sa SAP. So sa mga nakatanggap ng SAP 1 and SAP 2, at the same time, yung mga waitlisted. So, yon may expectation tayo na makakatanggap ng ayuda ngayon. Lalo na kung under ECQ yung lugar ninyo. Then, para maka-assure kayo mga daddies, pwede kayong mag-check or magtanong sa designated barangay ninyo para sa mga listahan ng makakatanggap ng ayuda ngayon. So, dito kasi sa lugar namin is nagbaba na yung mayor ng listahan ng mga makakatanggap ng ayuda. So, yun lang for today's mga daddies. Hope na nakapagbigay ako ng konting idea. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, like, share, and comment mo. And don't forget to click subscribe. Hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang yun po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.